Kumusta mga ka-Gacha? Siguro napanood nyo yung Axie Origin live gameplay na nangyari last Saturday. So sa video na to, papanoorin natin yung isang battle tapos hihimay-himayin natin yung mga nangyayari sa arena para malaman natin yung mechanics ng game. Pwede kang mag-spectator mode. So check natin yung nangyari sa laban. Ayan. So nakita nyo, you go first. So random yan, kung sino yung magiging first na titira sa team is either itong nasa left at or yung nasa right. So dahil naging first itong nasa left, nagdraw siya ng 5 cards. Tapos yung nasa right team naman, merong free energy coin. So pag second ka, merong free energy coin na ibibigay sa'yo para makompensate yung pagiging second mo kasi unang makakatira yung isang player. Puro zero cost card yung na-draw niya mga ka-gacha. So sa video na to, ang maglalaban ay isang poison team, yan, poison build, at saka aqua. Pansinin nyo na yung buhay ng mga aqua, 585, 645, 565, laban sa 365, dun pa lang, kita nyo na, may advantage na kaagad yung aqua na to. Pero mamaya malalaman nyo kung bakit sobrang laki ng buhay ng aqua compared dito sa tatlong Axie na to. Pero overall mga kagacha, yung buhay ng mga Axie, pantay-pantay yan mag-i-start sa 320. Magkakaroon lang ng mga difference yung HP nila, depende sa mga suot nilang runes and charms. Pero kung wala silang suot na runes and charms, kahit anong Axie class yan, 320 yung HP nilang lahat. Kita nyo yung energy coin skill card siya, meron siyang retain, so kahit hindi mo siya gamitin agad, mare-retain lang siya sa hand mo. Tapos meron siyang banish. So pag ginamit mo na siya, mawawala na siya sa gameplay. So retain, gain 1 energy, banish. So syempre dahil unang laban nila yan, binabasa nila yung mga effect ng cards. Pero hindi natin pag-aaralan yung mga effect ng cards ngayon. Pero kita nyo yung animation, ang ganda mga kagacha. So tinira niya, nagkaroon ng sleep. Yan na, nagkaroon siya ng sleep. Kita nyo mga kagacha, ito yung suot niyang runes, naka-display dito, tough strike. Mga non-multi-hit attack. Cards deals 10 bonus damage. So yung mga non-multi-hit, no? Kung ito mga card na to, one target lang, ito zigzag. 60 damage, magiging 70 kasi merong deal 10 bonus damage. And pansinin nyo rin mga kagacha, yung mga card na merong blue border, yan, ibig sabihin may suot yan na charms. Itong white border, walang suot na charms. Wala nakakabit. Katulad nitong cactus, wala yung charms na nakakabit. Pag hinover nyo yung mouse sa isang card na kunyari ito blue, makikita nyo ang daming explanation. So, innate, ini-explain yung innate. Tapos yung poison, ini-explain din. Yung slip na nakalagay sa card, meron ding explanation na lalabas automatic. Yung banish, ito rin. And kung ano yung charms na nakalagay sa kanya, nandito sa baba. So yung charms na nilagay niya is enhanced effect, Axies max HP plus 5. So kaya iba-iba yung HP nila kasi kunyari itong Rosa, meron na siyang bonus 5 HP. So uubusin mo lahat ng energy mo tas end of turn, enemy's turn na. Dodraw siya ng 5 cards. Ayan. Tas nandito pa rin yung energy coin. E yung mga icon dito sa taas mga kagacha, itong 3 na nasa upper right, parang banga no. 3 energy yan. So, yun yung pwede niyang gastusin sa round na to. Ito naman kasunod mga kagacha is yung deck pile. Pag kinilik mo yung deck pile, makikita mo lahat ng 13 cards na nasa deck na hindi mo pa nadodraw, lalabas. So, yun yung kagandahan ngayon sa Axie Infinity Origin. Makikita mo kung ano pa yung mga cards na possible mong madraw. Hindi mo lang alam kung alin dun yung madodraw mo dahil sa 13 pa yan. You can only draw 5 cards in a turn. Pero makikita mo yung mga pwede mong madraw. At ito naman kasunod is yung discard pile. So pag may mga na-draw na, yan 13 no, mapupunta naman dito sa discard pile yung mga cards na hindi mo ginamit at nagamit na. Lahat pupunta dito. Ito naman pangatlong parang banga. Ito naman yung banish pile kung saan lahat ng mga cards na merong banish effect at naging out of the battle, na out of the game, mapupunta dito. Mga cards na hindi mo na madodraw pero nagka-count siya dyan sa banished cards. Tapos dito sa taas, turn 2. So turn na nga ng kalaban, first turn to kanina yung first player, so ngayon turn 2 na, ayan. Mapapansin nyo 78 seconds, actually 90 seconds yan per turn. Ia-adjust nila yun ng mas maiksi, pero pinahaba lang nila for the sake of livestream para habang ine-explain nila yung mga cards, binabasa yung mga effects, merong enough time para ma-explain yung mga bagay na yun. Pero pagdating ng
release ng Origin gameplay, sabi ni G-Host, i-adjust nila yung turn timer na yan. So, hopefully para sa akin, baka dapat 30 seconds lang. Kasi syempre, mamamaster mo din naman yung mga Axie mo, yung mga cards mo. Kahit hindi mo nabasahin, pagkabisado mo naman na yung deck mo, lagi mong ginagamit. Hindi mo na kailangan ng matagal na time. So, para sa akin, enough na yung 30 seconds. Sana iksian lang talaga nila para maging fast pace yung laban. Ang lalaki ng buhay ng Aqua na to, no? Grabe. So, yan, nagka-cast siya ng mga zero-cost cards. Tingnan nyo yung 365 HP. So, gumamit siya ng carrot, which is gain 1 energy kapag nabawasan mo yung HP ng Axie. So, yung energy niya dun sa upper right, nakikita nyo 3 pa din. Hindi nabawasan ng 1. Kasi merong balik energy yung carrot. Gumamit siya ng telescope para mag-redraw. Ginamit niya ngayon yung koi. 165 damage, mga ka-Gacha. Ang lakas, no? Koi. Kasi pure aqua team siya, lahat. May bonus. Tapos, ginamit yung energy card para makast yung shoal star. So, 50 damage lang yun. Pero yung explanation ng shoal star, pag yung target less than 120 HP na lang, insta-kill. So, dahil 70-something na lang HP niya, kahit 50 damage lang ng shoal star, insta-kill. So, ngayon, turn 3, nakadraw ulit ng 5 cards. Kita niyo yung The Fallen Sword dito. Ayan, The Fallen Long Sword, The Fallen Shield, etc. Yung mga fallen na yan, mga ka-Gacha. Madodraw nyo yan kapag meron na kayo namatay na ally or Axie. Kasi yung mga Axie cards niya na nasa deck at saka nasa discard pile, automatic mako-convert siya dun sa mga Fallen Long Sword, Fallen Shield, or whatever fallen items yung mga yon pag namatay yung Axie. So, nagdadagdag yan sa mga madodraw mo na hindi ganun kaganda yung mga cards na yan. Imbis na madodraw mo yung mga gusto mong cards na matitira, humahalo yung mga fallen equipments na yon. So, disadvantage talaga pag may namatay na Axie. Kasi yung speculation natin dati, the more na may namamatay na Axie, mas okay siya sa mga cards na nutcrack, kasi puro nutcrack na lang yung madodraw mo. Pero dahil hindi nga ganun yung concept, may madodraw ka mga fallen cards. So, imbis na puro nutcrack yung madodraw mo dahil isang Axie ka na lang at yun yung kunyari yung mga cards mo, hindi magiging maganda, no? Kasi may mga humahalong ibang cards, may mga fallen cards. So, maganda tong team ng Aqua, maganda yung build niya. Sobrang taas na ng damage, sobrang taas pa ng HP. So, sa tingin ko, mga ka-Gacha, kung merong dapat ma-nerf, unang-una yung rune. Yung runes ng Aqua na nagbibigay ng ganyang kalaking HP. Kasi, sobrang disadvantage yung kalaban, eh. Parang walang kahinaan yung Aqua. Isipin nyo, sobrang laki ng HP. Tapos, kaya ring mag one turn kill sa first round, diba? So, sobrang OP nung Aqua ngayon. Kung merong dapat ma-nerf, hindi yung Aqua Axie, ah. Yung runes na meron sa Aqua, yun yung nagpapalaki ng HP sobra. Pero yung mga Axie, wala naman problema yung mga cards nila. Wala nakikitang very OP pa sa ngayon. Kaya naging ganyan lang yung kalakas dahil dun sa runes. Ayun, no, may mga nadodraw siyang The Fallen Sword. Tapos nadraw din niya yung Void. So, kita niyo yung energy niya, 2 na lang agad. Kasi yung Void nga, sa Goda yan. Yung Goda kasi, di ba, mag-shuffle 1 Void to your opponent's discard pile. Pero nadraw agad niya, no? Kaya nabawasan siya ng energy. Ang hirap patay ng mga Aqua, eh. Ang dami ng HP sobra, oh. Tinan mo, 389 pa rin yung HP nung isa. Compared sa pinakamataas na buhay ng Axie ng nasa left side. Walang wala pa, eh. Ang dami niya na rin nabawas, pero halos wala pa sa kalahati yung nababawas niya. Oh? Sobrang kunat. Asang hina nung mga fallen cards na yun na makukuha mo pag may namatay ka ng ally. Eh, namatay agad yung ally niya, kaya pumangit yung mga draw niya. Itong mga nasa taas, mga ka-Gacha, no, attack up, may plus 3, tapos may bleed, tapos may poison. Iba yung poison dito, mga ka-Gacha, hindi siya tulad sa Axie ngayon na per use mo ng card nagte-take effect. So, ito kasi yung equip na runes ng, ano, ng Axie niya. Heart of the Ocean, increase all Axies max HP by 75. All Axie yun, mga ka-Gacha, pag meron kang Aqua, sa tingin ko, ito yung unang-unang runes na dapat i-nerf. Kasi tinan mo, lahat ng team mo magkakaroon ng plus 75 HP. Total, di ba? Oh, 225 HP agad, mga ka-Gacha. Yung halos nakuha mo sa isang rune na yan. Sobrang laki. Eh, sinuot niya sa tatlong Axie niya, puro pare-parehong Heart of the Ocean yung runes.
Kaya yung naging total ng HP ang tataas. Nasa 500, 600 yung isa. Dahil tatlong ganyan yung ginamit. Tapos may mga charms pa yung Axie niya. Lahat, ayan o, fully equipped. Na mayroong mga dagdag HP rin yung iba. Kaya sobrang laki ng total. Tapos ang lakas pa ng damage ng mga koi. Kaya mga kagacha yung ano yung koi team ng yung triple aqua. Okay din yun mga kagacha. Sa tingin ko hindi naman in-nerf yung mga koi dahil kahit mataas yung damage. Pero yung ibabalance din talaga dito yung runes. Napasobra yung HP mga kagacha. Sobrang advantage. Ayun o, ang pahang ito, the fallen short sword. Merong the fallen long sword, merong short sword. Ito, the fallen shield. Tinan nyo naman. 1 energy, 35 shield. Tapos wala na, mababanish na siya. So, ethereal, gamitin mo man o hindi. Pag hindi mo siya ginamit, magbabanish pa rin siya. Pag ginamit mo, ayan, magbabanish pa rin siya. So, at least, hindi mo na siya madodraw ng 2 times. Isang beses mo lang siya madodraw, gamitin mo man o hindi, mawawala na siya sa deck, mapupunta siya dito sa banish pile. Kita mo, 7 cards na yun nasa banish pile niya. Kasi ang dami ng card na mga nadodraw na ganyan. Buti na lang, hindi pa ulit-ulit na madodraw yung mga yan. Isang beses lang, tapos magbabanish na siya. Unplayable pa yung day zone, nadraw niya. Ayun yung ano eh, mga cursed cards. So, nadraw niya, unplayable, walang gagawin, 0 cost card. So, parang lumalabas, ang papangit ng na-draw niya, mga kagacha, no? Puro cursed cards, tsaka yung mga fallen cards. Kaya, wala na siyang pag-asa talagang manalo. Wala pa siya napapatay kahit isang Axie. Ayun, no, nakita nyo na poison. Yun, so first turn pa lang, before mag-start yung turn, gagana na yung mga poison effect. Tapos, yung mababawas is 3 per poison stack. So, kunyari, ito, 11 yung poison niya. So, 33 yung mababawas. Tapos, magiging 10 stack na lang siya. So, yun yung nangyayari doon. Times 3 yung bawas. And then, remove 1 stack. Okay, sana yung poison team niya, mga kagacha. Hindi pangit yung poison team. Ang nangyari lang talaga, hindi maganda yung combination ng mga Axie niya. Kung poison team yung bubuuin mo, dapat marami kang shield cards. Kasi, pag poison ka, kailangan tumagal yung laban eh. Ano siya eh? Pakunatan at patagalan eh. Yung mga Axie niya, ang liliit ng HP. Tapos poison yung build niya. So talagang mahirap manalo. Kasi yung value ng poison, over time. Hindi yan sa fast-paced game. Pang patagalan talaga. And that may mga ano siya, heal, shield, counter. Para tumagal yung laban habang napopoison yung mga kalaban mo, di ba? So na ang lalambot ng Axie niya, tapos halos walang shield, ayan. Hindi pa masyadong nakukuha yung value ng poison, patapos na yung laban. So masyadong random. Yung mga cards na ano niya, hindi synergy gaano. Pero poison team mga kagacha, okay din talaga yon. Ang kalaban lang naman ng poison team pag walang ano eh. Yung pantanggal ng poison, mga cleanse. Kung walang cleanse, talagang dadami ng dadami yung stack na yan. Although, nababawasan nga ng 1 stack per turn. Pero malakas din kasi yung bawas ng poison. Ayun o. Kita nyo, 33 yung nabawas dito sa Axie na to. Tapos naging 10 na lang yung stack. Kanina 11, nabawasan ng 33. Tapos, naging 10 stack. Bumababa ng bumababa. So, ayan na. Mukhang hindi na magtatagal yung kalaban. Ah, opponent, ano na, nag-concede. Ayun. Ang ganda ng loading screen, no, mga kagacha. So, ayun, mga kagacha, no, ang ganda ng Axie Infinity gameplay. Interesting. Pwedeng mabilis matapos yung laban, pwedeng matagalan. Depende kung parehong maglaban kasi is parehong makunat. Siyempre, matagal yung laban. Ito, diba? Ito, mga bird. Ayan, mga kagacha. Tinan yung mga HP, oh, 420... 395 o oh, may 430. Pare-pareho ng wings. So yun nga yung team niya. Synergistic yung mga cards no. Tapos meron siyang maganda rin yung ano Kestrel, ayan oh, yung nasa ulo. Disable kasi yan ng attack cards, kaya maganda rin yan. Ito naman kalaban niya. Rage team to eh. Magre-rage to tong isang beast na to. Pag nag-rage pala mga kagacha, ano eh. Yun nga times 2 yung damage. So, itong nakikita nyong 5 na parang zigzag na yan,
yun yung rage counter. So pag nag-reach siya ng 10, magfu-fury na. So naka-fury mode na siya, mga ka-Gacha. Ang gaganda ng itsura ng mga Axie, no, mga ka-Gacha, kita nyo. Tapos may mga suot na ano sa likod, o kahoy, o yung may timber cards. Tapos ito naman yung bug Axie na malupit din. Yung mga double leaf bug Axie, tapos may snail shell, tapos merong square teeth. Ayun, no? So, itong mga Axie na to, mga ka-Gacha, kahit nakikita nyo yan dyan, hindi yan binibenta sa marketplace. Mahirap hanapin yan, kaya hindi nyo rin makokopya. So, yun lang, mga ka-Gacha. Very excited to. Sa Thursday, malalaro na natin, no? So, ang ganda ng gameplay niya, ang ganda ng graphics, ang ganda ng sound effects, mga ka-Gacha. Hindi ko lang nilagay sa video na to. Hopefully, may idea na kayo kung paano laruin yung Axie Infinity Origin. Pero, syempre, it takes time pa rin para matutunan nyo yung mga combo, yung magandang build. Kasi, ang dami talaga, mga ka-Gacha. Yung synergy ng mga cards sa team nyo, yung anong runes ang isusuot mo, tsaka yung charms per parts. And malaking factor din yung purity ng Axie para mas maraming charms yung masuot niya. Sa pagcraft pa lang ng mga charms, mga ka-Gacha, sobrang gumaganda tong Axie. Magiging metaverse to, lalo na pag na-release na yung land gameplay, no? So bukod sa Origin, may land gameplay pa, metaverse yung Axie. Dadami pa yung games na under ng Sky Mavis na ang mga gagamitin nating NFTs yung mga Axie. So yun lang, mga ka-Gacha, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe for more Axie videos and other NFT games, and see you sa next video.